Good morning, guys. Oh, di ba? So, let's ng storyahan ron ba? We're gonna talk about... Lechon. Oh, di ba lechon? What makes a delicious lechon? Di ba? Some people always ask me ba, where's your favorite lechon place? Or you gonna buy lechon? Or... So, the only thing, I don't have any specifics because... Para na ko daghan kay maayo na lechon ero dere sa Cebu. Diba? From Karkar to Talisay to Cebu City to Mandawi. Sa Klapu-Lapu, Nana, even to up to Liloan, up to the north. Daghan kay guys, especially on a Sunday, manggawas na sila. But the only thing that I can say, kung makita mo pinakalaming lechon. Ang pinakalaming lechon is somewhere na makakaon ka ng bagong ahaon, init. And that's the best tip lang na ako mahatag. Even if you're gonna eat those lechon restaurants, let's say sa House of Lechon, sa Rico's Lechon, timing again na you come around maybe 11 or before 11 because they have fresh lechon, ganun pang whole pang lechon. Don't come there at 2 p.m. or 1:30 when all you have is leftover lechon. Even in Talisay sometimes, di ba? Now, salin-salin na lang nanimo or even the... on a Sunday lechon, diba? Some lechoneros there sa sidewalk by the street lechon, kanto lechon, they only cook one lechon for that Sunday. So dapat ikaw nakauna, dapat you have the first crack when, oh, diba? Maugin ako yun because if you're the last customer na saan yung makaon, mga lubot-lubot na lang, mga salin-salin, diba, you won't be able to get your one. And plus, it's not crispy anymore. Oh, diba? No matter what brand it is, ba? Nagini shelf life ang lechon, gana, especially the skin, that, dili na makagumkum kadugayan, ba? If dugay ka mapalit. Diba? People always ask me, nga na, ba? Sa Cebu, there's so many good lechoneros. Basta buy it hot. Oh, diba? Like, karon, ganang, like, what I usually... do in Talisay Lechon Food Park, diba? Diba? Mga best food experiences in Cebu ba? Or even in around the world, it must be hot, diba? I mean, except kung cold food na dapat, halo-halo, this is hot, dapat. Pero kada mga hot food ba? Or asay lami na sutokil, ato ka to, personal part ibel. I can't blame that they're one of the best. It's like bahal. Because, kuhan sila, you can see that your meat is freshly grilled, freshly cooked. Oh, di ba? Walay. Pag luto, dili kuhan ba? Di ka kabalibad kay init kaayo. Oh, di ba? Bagong haon, init. Basag sa balay, di ba? Na, nailhan mga yan, nailhan na di mga og salin, no? Di ba kaog ka ng pagkaon ganina, di ba? Di na ko pablebe ko sakto man, kung lami lang yung istoryahan, lami din ang init. O, di ba? Pareho rin sa relasyon, sad. Lami yung init na relasyon. Di ba ta? Oh. Pero nga obitaw na. Di ba? Pakitawagin mo naman ang uban ng restaurants, make sure na inyong iserve na pagkaon, init. May uban mga reklamo, di ba, ni mga parisan diha na barato lagi mo nagpinadiwata style paris kung usahay lang sabaw kuno dili init lalang ba ang mukha bugnaw, okay lang bugnaw kung binignit na basta kang binignit kung bugnaw na magpilit naman. So malay ang tip ana ba na mag serve mag init oy, di ba, okay, kuhan ka ayo di na kamahayan, di ba? Sabi na mo na mamligya mo ba na if you're in a restaurant industry, even sa Amerika, di ba, mga food trucks, they serve hot food, hot. Sometimes it's even too hot, but at least may nalang pabugnaw ni mo kaysa ka ng bugnaw na daan, di ba? Especially now in this generation na people take photos, take time before they can eat. Masa na yung problema sa usahay, you want the best food experience? Ay, sige, picture-picture diha. Diba?
you can take photos but not too much to the point na kanabang dugay na kayo, 5 minutes, 10 minutes, pass, or else that will be an unfair review. Iba na ibang review kuhan, may lami kuhan, usahay gali, bugnaw usahay, di nila mablame na bugnaw kay kamoy nagpabugnaw anak. To have fair reviews ba. And by the way, good tip also for businesses. If you have a small business, put it in Google. O, di ba? Nagandariwa, kailan taro nga ilang Google Maps, di sila matultulan. O, pwede magbutang mga pictures. Facebook is good also, especially kung mga Filipino yung mga clients. So, kung dili Filipino, mga outsider, you can always try Google Maps. Kung foreigner yung gusto try, TripAdvisor. You put your business, no matter how small it is, kada bang may nakananan, may nakuhan, butang na diha, eh. I mean, so that, put it out ba? Put the word out that you're there, you exist, this is the food that you serve. Diba, who knows, that's the best, that's a good feedback mechanism also. And if you are also a traveler, ng mga Pinoy na kuhan, kita, if you wanna help our di ka blogger kita, di ka, if you wanna help businesses, why not do some reviews also, put up a good word sa mga negosyo des inyong silingan, negosyo ninyo, ano bang mga kuan ba kaya usahay wala man diba mana ako ingon ba na. Wala na ako na because sometimes people don't know, di ba? So dapat, yeah, tabangan na to. Tabangan na to mga negosyo sa itong kasilinganan, di ba? If ever di kayo ba muhimo yung mga silingan or sa, why not, you know, kamusad, why not put more businesses in the digital map, just Google Maps, kamoy mag-add a missing place. Tinabangay lang kita kasi that's parang ako nakupay ng tabang ba. So hindi na ito ato na naitig for granted bro, nakupay ng tabang may nagandagan naman yung mga tao so may nakay din sa bahas de pwede di ka musakay na naghubo de. Pero yeah, there are so many good places to eat, diba? Especially local businesses, but small businesses. Ano na mga branded, kaya kanyang mga branded na business, they can hire social media managers, content maker, tingin mo content, diba? Pero, pauda. Make our jobs easier, help us find those places also, diba? Find those good places to eat, so that we can spread the word as well. Diba? And then, tarunga gina sa maps, kaya kung di na matultulo sa'yo, naghagig sayo kita sa maps, na di mauang lugar, and then masaag na noon ta. Diba? So, di ko kukuha na, mara akong gusto na, paliho ko, tarunga. Tarunga sa mapa. Kay Kanruan, nasa Tasabdalan, hopefully basing po at tumilista Lisa ay panung para palit meg sama inabot kung ang kilos lechon ba kita kami laing lechonan ro no kami palits lain. Yapon sa among suke ay kay okay sa this is lechon ni Celia pero problema ko nga aram akong palito niya ilang tapok-tapok tag usa ka kilo man to tag usa ka libo man to. Wala ta mantin ni lang sa taguan di ba to nga aram akong palito. That's a nice thing about lechon retail, you can buy as small as 1/4 kilo. And in doon ikaong-kaong doon, unta dito sa Talisay kay, kuhaan ba?
kung ano ba ang panahon, landom, diba? The weather's cooperating so that di kainit pa. Sa di uwan, eh, na may uwan, gamay raw ni uwan di oh. Na. Busy rin ang mga malls, then mga promo, mga Father's Day, Father's Day, mga pero kita, yeah, mga ni, yun kita. So anyway, mga toto mga tips, of course, mga restaurant owners, small businesses, yes, you have to start investing in social media. Pero para na ako, I always believe that you can DIY it. Especially kung small ang imong business, you can't hire people. Pwede rin, nahihinay. Treat it like your wall. Diba? Post photos, post updates, post your customers. More importantly, post your products. Diba? Use Facebook or Instagram or on sa na platform yung gusto as your digital menu. Diba? Kana yun ang menu. People will know or they're one, your digital directory para matultulan mo. Because, mauna mo na ron. People are connected. People are online. Even kids are online. So the hungry people goes online to look for food. Katong mga maka-afford mo gamay, join delivery apps. Dako na sila patong, dako na sila kuhan, but solves delivery, it's just delivery solution. Mahala ka, kuhan ni mo, hindi ka mapakis delivery, but you can get, you know, a nice thing, Anna, is publicity na. Sometimes, by putting yourself on those apps, you will, you know, increase awareness sa imong produkto. Diba? Mahala na. Kung mauna inyo mga kuhan, manda mo sa mga food business, sige, mauna ikuha na ito. Inyo lang kuhan nun. Mauna inyong buhat. So, anyway, mauna ni. Thank you so much for watching, guys. And I hope to see you sa susunod na itong laag-laag. O, diba? Mating uwan na. Mag-hapon, inom enough water. And don't forget to eat. Thank you so much for watching. Bye-bye.